para silang pusa na mayroong siyang nabuhay. Kahit hindi kayang pumasok, papasok pa rin. Kahit masakit na ang kanyang ulo, kahit ginalaglag na siya, kahit inuubo na siya, kahit ilang buntok pa ang kanyang kagawin, tuloy pa rin si Ma'am o si Sir sa kanyang pagtuturo. Dahil alam niya na mayroong mga iinang na naglihintay sa kanya para matuto. Walong beses siyang magtitiis, walong beses niyang titiisin ang kapulitan, walong beses niyang kukulitin na mag-review ang mga estudyante niya, magpas ng project, para lamang sila ay makapasa. Walo, ibig sabihin, infinite, walang katapusan ang malasakit ng isang teacher sa kanyang estudyante. Pitong ulit ang sasabihin sa inyo na kaya mo yan. Pitong ulit beses niya sasabihin sa kanyang mga estudyante na hindi taglaw ang problema para hindi maabot ang mga pangarap. Pitong beses niyang tutulungan ng isang estudyante na tumayo upang magpatuloy sa buhay. At sa kabila ng katulungan ng kanyang mga estudyante, pantay-pantay pa rin ang tingin ng teacher sa kanyang mga estudyante. Anin na oras siyang nagsasalita habang nakatayo. Habang hindi naman maawat ang kanyang estudyante sa kakadalgal sa likod. Kahit nangangalay na siya, kahit nagaktak na ang kanyang pawis, tuloy pa rin siya sa pagtuturo. Kahit puro na iglamo pa ang iginaganti ng kanyang mga estudyante, walang makakapigil sa isang teacher o guru na magturo. Limang araw sa bawat linggo, ipinagdarasal niya na huwag sanang umabsent ang kanyang mga estudyante sa klase. Dahil sa tuwing absent sila, marami ang nawawala sa estudyante. Apat na quarter niyang aalayan ang mga estudyante. Tutulungan maabot ang kanilang magandang kinabukasan. Tatlong salitang hindi niya madalas sa iyo. I love you. Ngunit araw-araw na ito, ipinapadama sa kanyang mga estudyante. Sa kabila ng sakit ng ulo, sakit ng loob, at pasakit at pagsagot ng pabala ng kanyang mga estudyante, isang kapagmahal na puso ang isinusungli ng isang teacher sa kanyang mga estudyante. Pangalawang magulang ang papel ni ng Ma'am at Sir sa ating buhay. Magulang na handang magmahal para sa kanilang mga estudyante. At isang anghel na maituturing si Ma'am at si Sir. Isang tuwarang dapat tularan para siyang isang hagdan na kaagapan sa kinamakasan at sa tunay na patungo sa pag-asa. Isang guro nagmamalasakit sa kanyang estudyante para matuto at matutong labanan ang tunay ng amo.